Kilig sa music eh, hindi ba? Marami mga sintonadong. Malalakas pa nga ang loob pagka tayo ay nasa ano sila, no, yung nasa video ke, di ba? Pakikmarinig mo yung talagang todo ang kanilang pagkanta. Kasi nga, likas na sa tao yung mahilig ka sa music. Ine-express nito yung emosyon mo dito sa aklat ng mga awit. Ay, ito, napapahayag nga rito yung tinatawag na mga damdamin nila, yung mga pag-uugali, yung kanilang pasasalamat sa Diyos, yung kanilang mga katagumpayan sa mga digmaang kanilang kinaharap. Yan, ano? Yung kanilang mga personal na problema, daladala nila yan at naisasama nila sa kanilang mga awit. Eh tayo nga, pagka meron tayong problema eh, nakarinig tayo ng isang awit, para bang nakaka-relate tayo doon, at syempre nadadala yung ating mga damdamin doon, di ba? Kasi nga, gusto natin na yung damdamin ay naipapahayag. Gusto natin na yung mga bagay na hindi natin maisiwalat ay nadadala sa ano, yung naririnig natin sa ano, sa mga awit. Yung ang isang ano, yung isang lalaking dungo, hindi niya masabi sa gusto, sa minamahal niya, yung kanyang nararamdaman. Dinadaan na lang sa pag-awit. Itong aklat ng mga awit, itong chapter 1 ng Psalm, hindi ito yung unang naisulat. Alam nating lahat yan, ano? Hindi ito nai-arrange sa tinatawag nating pagkakasunod-sunod, o yung chronological order. Yung Psalm 150, hindi ito yung huli. Ang unang-unang naisulat nga ay yung aklat ni Moises, no? Yung chapter 90 ng aklat ng mga awit. At ang kahuli-hulihang naisulat ay yung chapter 126. Na-compile yung buong yung aklat ng mga awit ay naisulat na kumpleto sa loob ng 1,000 taon. At sa iba pang mga mababasa natin, yung mga ano, yung mga yung aklat ng mga awit ay naigrupo, naipangkat-pangkat sa tinatawag natin mga books. Meron tinatawag na book 1, kung di ako nagkakamali, mula sa chapter 1 hanggang 47, yun ang tinatawag na book 1. Merong book 2, book 3, book 4, hanggang book 5. Yung aklat ni Moises ay naisulat during the wilderness wanderings noong 1400 BC. At itong 126 na kabanata ng aklat ng mga awit ay naisulat noong 400 BC na. So, mayroong pagitan ito ng 1,000 taon. Kaya yung mga awit ay hindi basta-basta na kumpleto, no? Umabot ng napakatagal na panahon bago ito nakumpleto. At ang nag-compile nito ay hindi yung mga author nito, no? Hindi yung kung sino yung sumulat noon, hindi sila yung nag-compile. So iba't ibang mga tao na ang nag-compile nito. At iba-iba rin yung tipo ng mga awit. Merong tinatawag na lament psalm, merong prophetic, meron ding imprecatory psalm. Yung imprecatory psalm, yung mga awit na nagbibigay ka ng parang pagsumpa, nagpapahayag ka ng galit doon sa iyong mga kaaway. Meron din namang psalms na ng pagbibigay mo ng pagpupuri at pagpapasalamat. Yung ating pag-aaralan ngayon ay parang kaya ito na ilagay sa una, ay parang ito yung ano, ito yung introductory sa lahat ng mga psalms. Parang ito yung nagsisilbing summary ng kabuuan ng mga awit.
At yung mga sumusunod pa, ay yun yung mga parang mga pinaghimay-himay na mga awit na nagmula dito sa first ay yung first chapter ng Psalm. Ang book ng Psalm ay unang-unang na-compile sa nung ito'y ginamit sa templo, sa nung ito ay gagamitin sa pagsamba doon sa sa pag-awit doon sa templo ni Solomon. At itong Psalm na ito ay tinatawag natin Wisdom Psalm. Noong panahon na nagiba na itong templo ni Solomon, ay natigil uli yung pagko-compile ng mga psalms. Pero nung sila ay na lumaya na doon sa pagkakabihag nila doon sa Babylonia, nung panahon na sila ay pinarosahan ng Diyos at sila ay naalipin doon nung sa loob ng 70 taon, at sila ay muling bumalik sa Jerusalem para itayo muli yung panibagong templo. Yung templo na ito ay hindi kagaya ng templo ni Solomon, na hindi gaanong magkagandahan, no, kung ikukumpara doon sa templo ni Solomon. At doon muling pinagpatuloy ang pagkocompile ng mga awit. At yun ay sa pamumuno nga, yung pagtatayo ng templo na yun sa pamumuno ni Ezra, kung di ako nagkakamali. Dito sa ating pag-aaralan ay makikita na kagad natin yung pagkakaiba simula sa verse 1 hanggang verse 3, at yung 4 hanggang 6 merong dalawang magkaibang tao na tinutukoy, na yung una ay mga righteous, yung pangalawa ay wicked. Merong daan ng righteous, yung una sa verse 1 hanggang 3, yung daan ng matuwid, at yung pangalawa ay daan ng mga makasalanan. Kung mapapansin natin, yung salitang, yung unang ginamit dito ay mapalad. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Yung salitang mapalad dito ay sinasabi nga nila na ito yung beatitude sa Old Testament. Kasi makikita nating beatitudes ay nasa Matthew chapter 5, no? Mapalad ang mga taong may malilinis na puso. Yan. Puro mapalad yung mga nakalagay doon. At yung beatitude ay nagpo-pronounce ito ng blessing. Sinasabi na ito yung mangyayari sa iyo kapag ka ang mga bagay na sinabi ng Panginoon ay sinusundan mo. At hindi naman ito masasabing unconditional na blessing, no? Kasi pag sinabi nating unconditional, wala ka nang gagawin. Pag sinabi ng Diyos, ito na yung sinabi niya. Wala nang kondisyon. Pero ito, conditional. Kailangan gawin mo. Sundin mo para ang blessedness na binabanggit dito, na ipinapangako ng Diyos, ay matupad mo o maibigay sa iyo. Dito sa verse 1, sabi rito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Okay, yung part yung unang part ng ating pagtuunan ng pansin. Sabi rito, yung salitang mapalad o blessedness, sabi sa ibang mga mababasa natin, ito ay nasa plural. Lahat na ng klase ng pagpapala ay pwedeng dumating sa isang tao. Pagpapalang material, pagpapalang espiritual,
pagpapala, lahat na lang uuuri, lahat na ng uri ng pagpapala ay pwedeng dumating sa buhay mo. Parang ine-emphasize nito yung tinatawag na yung multiplicity nga, yung multi, yung lahat na ng blessing, yung maraming blessing na pwedeng dumating sa iyo. At siyempre, pag sinabi nating blessedness, ang katumbas na salita nito ay yung salitang happy. Sa ibang mga version ng banal na kasulatan, ginamit yung salitang happy. Masaya ang isang tao. Kapag ganito, ganito, no? So, masaya. At, siyempre, ang nagbibigay ng blessing ay ang Diyos. God is the blesser. Kaya nga yung kinanta natin kanina, yung sabi ron, come thou fount of every blessing. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng mga blessing. Doon sa James chapter sa chapter 1 verse 17, ang sabi ron, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa mga ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni anino man ng pag-iiba. Lahat ng mga bagay na ating tinatamasa, maliit man yan o malaki, yan po ay ayon sa salita ng Diyos. Hindi ito galing sa ating mga pagpapagal o pagsusumikap. Ito ay galing sa kalooban ng Diyos. Diyos ang pinagmumula ng lahat ng mga bagay. Sabi nga doon sa Corinthians, anong mga bagay na nasa iyo ang hindi ibinigay? Lahat ng bagay na nasa iyo, binigay ng Diyos yan. Kaya walang pwedeng ipagmalaki ang sino man, kundi magpahayag siya ng kanyang pasasalamat sa Diyos. Yung ating mga inuupuan, pag-ibig ng Diyos yan, pagpapala ng Diyos, yung ating mga dinadamit, yung ating mga pag-aari, yung lahat ng ating mga nakikita sa loob ng bahay sambahang ito ay kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Yun, meron tayong bahay sambahan ay kapahayagan ng pagpapala ng Diyos. Ang salitang blessedness ay hindi nakadepende sa sirkumstansya. Ano ba yung pagkakaiba nito sa salitang happiness? Pag sinabi nating happiness, nakadepende ito sa sirkumstansya. Halimbawa, ikaw ay nanalo sa isang contest o ikaw ay nagkaroon ka ng isang malaking project o nagkaroon ka ng nakatapos ka ng pag-aaral at ibang mga bagay na dumating sa iyo na magiging sanhi ng pagiging masaya mo, ito yung tinatawag nating happiness. Kasi nakadepende sa sirkumstansya. Pag nawala yung mga bagay na yun, siyempre, ando doon yung lungkot mo. Pero pag pinag-usapan natin yung blessedness, hindi ito nakadepende sa sirkumstansya. Ang blessedness ay nakadepende sa iyong relasyon sa Diyos. Ang ating relasyon sa Diyos, kuminsan, hindi naman natin nararamdaman eh. Ang ating pananampalataya sa Diyos, kuminsan, ito ay humihina, nawawala. Kaya kuminsan, ang resulta nito sa buhay natin, para bang natatangay na rin tayo ng mga bagay-bagay sa ating paligid na ano pat, parang yung ating pananampalataya, yung ating init sa paglilingkod sa Diyos, nawawala. Pero ando doon pa rin, yung relasyon mo sa Diyos, hindi nawawala yun. Kailangan lang gawin, yun nga, yung pag-aaralan natin dito mamaya, yung mga bagay na patuloy na mag-aano sa iyo sa Diyos. Yung patuloy na magbibigay sa iyo ng pagpapatuloy para sa paglilingkod sa Kanya. So, ang blessedness ay nakadepende yan sa relasyon mo sa Diyos. Pag sinabi nating relasyon mo sa Diyos, ikaw ay pinatawad sa iyong mga kasalanan. Binigyan ka ng katwiran. Ikaw ay pinamanahan niya ng buhay na walang hanggan. Ito po yung tinatawag nating blessedness sa Diyos. Bagamat hindi pa natin nakikita, pero dahil sa mata ng ating pananampalataya, nakikita na natin yun. At alam natin na tayo ay blessed.
Sa Matthew chapter 5, tingnan natin yung sinasabi ron. Sabi ron sa verse 3, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Ang taong ito ay nakakaranas ng parang mga yung kalungkutan sa buhay. Yung parabang dumarating yung mga panahon na siya ay nanghihina sa kanyang pananampalataya. At sa kanyang panghihina ng pananampalataya, parang hinahanap niya. Hinahanap niya yung kalooban ng Diyos. Ganon din ang sinasabi doon sa verse 6, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied." Yung mga taong wala nang hinahanap kundi yung mapasaya ang Diyos, yung mapalugod ng Diyos dahil nananabik sila sa kanilang katwiran. Ito po yung blessedness. Na hindi ka man makaranas ng pagtamasa mo ng mga bagay-bagay na pwedeng pangarapin ng isang taong mahihirap na wala nang hinangad, kundi siyempre yung makaano sa buhay, yung makadumanas ng kaginhawaan sa buhay, nandoon pa rin yung blessedness sa kanya. So yun po yung ibig sabihin ng salitang blessedness. Siyempre po, ang resulta na lang nito, kung ikaw ay isang blessed na tao, nandoon yung joy, yung kagalakan, yung kapayapaan, yung kakontentuhan sa buhay, yung joy na sabi sa ibang mga kasulatan na sinabi ni Pablo, the peace that surpasses all understanding. Yung kapayapaang hindi natin maarok, hindi natin maunawaan, pero ando doon. Pero paano ba nagiging mapalad ang isang tao? Sabi nito, hindi siya lumalakad sa payo ng masama. Pag sinabi natin lumalakad, sinusundan niya yung payo, no? Yung ando doon siya sa lugar na yon at lumalakad siya sa lugar na yon. Hindi siya lumalakad sa payo ng masama. Pag sinabi natin counsel of the ungodly, yung salitang counsel ay yung kaisipan ng mga tao, yung pagbibigay sa iyo ng mga kaisipan na maaari mong sundin sa buhay mo. Yung kanilang mga opinyon, yung kanilang punto de vista, o yung mga paraan ng pag-iisip. Pero kung ito ay hindi naman sumasang-ayon sa salita ng o sa prinsipyo ng salita ng Diyos, mapalad daw ang isang taong hindi lumalakad doon sa payo ng masama. Sabi sa Proverbs 13 verse 20, tignan po natin yung sinasabi ron sa Proverbs 13 verse 20. "Lumalakad ka nakasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara." Kapag ang mga kasama mo ay mga matatalino rin, kung gusto mo maging matalino, sumama ka sa mga matatalino. At kung gusto mo namang mapariwara ang buhay mo, edi sumama ka sa mga taong ganun din ang uri ng kanilang mga pamumuhay. Pero kung gusto mo maging blessed, huwag mong sundin ang kanilang mga lakad. Sabi nga ng Panginoon kay Abraham, lumakad ka sa harap ko. Ganon din ang sinabi niya kay Enoch. Mababasa natin yan doon sa Hebrews chapter 11. Siya ay lumakad sa nakasama ng Diyos. At kinuha siya ng Diyos. Hindi siya namatay. Kinuha siya ng Diyos. Dahil lumalakad siya sa kalooban ng Diyos. Sa Romans chapter 8 verse 5 to 7, Romans chapter 8 mula sa verse 5 hanggang 7,
sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Ang kaisipan ng mga taong wala sa Diyos ay kaisipan ng laman. Hindi naaayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Gaano man sila katalino, gaano man kataas ang kanilang mga pinag-aralan, kung ang ibibigay sa iyong payo ay hindi naaayon sa salita ng Diyos, hindi tayo magiging mapalad kung yun ang ating lalakaran. Yung pangalawa po ay, ang sabi rito, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. So makikita natin dito yung progreso, no, nung sitwasyon. Dito, sa una sila ay lumalakad. Pero dito ay tumayo na. Sabi rito, tumayo sa daan ng mga makasalanan. Standeth in the way of the sinners. Pag sinabi nating tumayo, huminto ka na. Yun, maging pirmi ka na ron. At nagpapahiwatig ito na ikaw ay involved na doon sa kanilang mga ginagawa. At ikaw ay na-impluensyahan na. Parang ipinapakita nito na, na doon sa bagay na yon, ikaw ay unti-unti nang nabubuo yung tinatawag nating mga habit o yung mga patterns ng iyong mga gawi. Kaya pagka ikaw ay nakarinig ng mga salita na hindi magaganda, yung mga pagmumura ng mga taong nakakasama mo, pagdating ng panahon, ganun ka na rin. Yung mga lingwahe nila, ginagamit mo na rin. Yung mga pagbibiro nila, yun na rin ang iyong mga sinasabi. So nakaka-impluensya, no? Mapalad ang taong hindi nauupo sa daan ng mga makasalanan. Sabi sa aklat ng mga kawikaan, mapalad daw yung isang taong o yung may daan daw na tila matuwid sa isang tao, pero ang dulo niyon ay kapahamakan. Tingnan po natin dito sa ano, sa kung ano yung sinasabi ni Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Sabi rito, huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. So ang masamang kasama pala ay sumisira ng magandang ugali. Sabi ron sa Proverbs 22 verse 24 to 25, bad company, do not be misled. Bad company corrupts good character. Pagka ikaw ay nandoon na, kung hindi ka, kung wala ka sa Panginoon, kung wala talaga yung salita ng Diyos sa'yo, at ikaw ay, lalo na kung halimbawang ikaw ay hindi pa natututo, kulang ka pa sa kaalaman sa salita ng Diyos, at kulang ang mga narinig mo sa salita ng Diyos, ay malamang mangyayari sa'yo yung bagay na yun. Makakurap din ito sa iyong pag-uugali. Eh yun nga lang ano, yun nga lang meron akong meron akong kakilala doon sa ano, sa amin, bata pa eh. Ang kasama niya eh isang batang may pagkababae yung kilos, pero lalaki yun. Habang tumatagal, makikita mo na rin yung batang yung lumalaki na na-impluensyahan na rin nung batang yun. So lalo na yung mga bata, siyempre ano sila eh, no, yung prone sila sa mga ganong ano, prone sila sa mga ganong kung ano sino yung kasama nila, pwedeng mahawa sila ron yung masamang pag-uugali. Kaya bilang mga magulang na mayroong pagkakilala sa Panginoon, talagang tungkulin natin
sa Panginoon na sila ay turuan ng ayon sa salita ng Diyos. Yung pangatlo po, ang sabi ron, ninauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Nung una, sinabi ron, naglalakad lang, lumalakad. Pangalawa, nakatayo. Pangatlo, nakaupo ka na. Kasama ka na talaga nila. Andudun ka na sa kanilang assembly. Andudun ka na sa kanilang kalipunan. Baka kabarkada mo na talaga sila. At ang sabi ron, kasi ito ay idiomatic expression sa salita ng mga Hudyo. Pagka ikaw ay naupo na, ikaw ay nakikonfederate na sa kanila. Talagang sumama ka na. Isa na yung inyong kaisipan. Isa na ang inyong mga gusto. At ang sabi ron, hindi ka nauupo doon sa mga manlilibak. Pag sinabi nating manlilibak, ito yung mga taong ayaw kumilala sa salita ng Diyos, hinahamak yung salita ng Diyos, nagsasalita ng hindi maganda sa mga sinasabi mo sa kanila patungkol sa salita ng Diyos. Yung ikaw ay hinihiya sa iyong mga sinasabi. Ito po yung mga scoffers, ito yung mga taong mga pilosopo na wala nang ginawa kundi hamakin talaga yung mga salita ng yung salitang binabanggit mo sa kanila. At makikita natin dito yung mga ugali ng mga Pariseo ganyan, no? Yung mga humahamak doon sa mga Kristiyano. Yung ating Panginoon ay kanilang pinagwiwikaan ng mga masasamang mga bagay, ikaw ay may demonyo. Yan. Ito po yung mga paghamak na ginagawa nila. Kung ikaw yung hari, bumaba ka diyan. No? Iligtas mo yung sarili. Yan. Itong mga taong ito, itong mga scoffers, itong mga manlilibak, ito yung mga taong nag-aakala sa kanilang sarili na sila'y magagaling at mas magaling pa sila doon sa mga taong kumakausap sa kanila. Yung lagi nilang hinahamak yung mga taong at tingin nila ay mas mababa sa kanila. Ito yung mga scoffers. Mapalad yung mga taong hindi sumasama. Sabi ron, hindi sumasama sa mga manlilibak, umuupo doon sa upuan ng mga manlilibak. So makikita natin dito yung progression, no, nung sitwasyon. Una, ikaw ay lumalakad. Sumunod, ikaw ay nakatayo. Then, nakaupo na. Sabi ng Panginoon, mapalad yung mga taong hindi sumasama sa mga ganon. Pero hindi po natatapos doon ang pagiging mapalad ng isang tao. Kasi pwede naman tayong halimbawa, tayong mga Kristiyano, tayo ay hindi ganon, hindi tayo sumasama sa mga ganong bagay. O kung ikaw hindi pa nakakilala sa Panginoon, pwede namang hindi ka sumasama dahil ikaw ay taong may prinsipyo. Pwede rin namang hindi ma-impluensyahan ng mga taong gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi kalooban ng ating Panginoon. Pero hindi pa rin natatapos yun doon, ang pagiging mapalad ng isang tao. Ang sabi sa verse 1 uli, doon sa as a verse 2, no? Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Hindi natatapos doon sa hindi ka lang lumalakad, hindi ka umuupo, hindi ka tumatayo. Kulang yon. Pag wala ito, yung iyong kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, hindi kumpleto ang iyong pagiging mapalad. Mapalad ang tao kung ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Pag sinabi nating delight o kasayahan, ibig sabihin nito, ikaw ay nakabend ng iyong o nakahilig ka doon sa bagay na yon. Kung ikaw ay nasa pagluluto, kasiyahan mo yung magluto. Kung ikaw ay magturo, kasiyahan mo yon. Kung ikaw ay mahilig sa music, gusto mo palaging yun ang ginagawa mo. Alam natin yung ibig sabihin ng salitang kasiyahan. Ito na nga lang yung ating kaligayahan eh. Ito yung mga bagay na lagi nating ginagawa, hindi ba? At kung ano yung bagay na mahal mo at ini-enjoy mo, ando doon ka. Doon ka nakahilig.
Ngayon, kung ikaw ay, sabi rito, kung ang kasiyahan mo ay nasa kautusan ng Panginoon, yung salitang kautusan dito ay tumutukoy hindi lamang doon sa kautusan ni Moises, kundi sa buong Biblia, no? Pero dito, yung salitang kautusan ng Panginoon ay tumutukoy ito sa Old Testament. Kahit yung sinasabi doon sa 1 Corinthians, yung binasa natin kanina, Second Timothy, verse chapter 3, verse 16, yung kautusan doon ay tumutukoy doon sa Old Testament. Pero sa ating panahon ngayon, pag sinabi natin kautusan ng Panginoon, ito ay tumutukoy sa Scripture, sa instruction ng ating Panginoon. Kung ang isang tao, ang isang Kristiyano, ay gusto niyang tunay na maging mapalad, hindi lamang paglayo doon sa impluensya ng mundo ang pagiging mapalad. Ang pagiging mapalad ay yung pagkauhaw mo rin sa salita ng Diyos. Yung ikaw ay nauuhaw ka doon sa katwiran, gaya ng sinasabi doon sa Matthew chapter 5. Ikaw ay humihiwalay sa kasalanan. Ayaw mong makisama sa mga taong ayaw kumilala sa Diyos. At higit sa lahat, mayroon kang kasiyahan doon sa salita ng Diyos. At ang sabi rito sa kasunod, ikaw ay nagbubulay-bulay araw at gabi. Ang isang taong, ang isang Kristiyano, kaya hindi natututo, eh kulang siya. Ito yung kulang sa tao, no? Sa isang Kristiyano, kaya hindi lumalago, ay kulang siya sa pagbubulay-bulay. Ito po yung kulang sa mga mananampalataya. Hindi po sapat yung nakikinig lang tayo ng sermon. Sermon sa YouTube. Sermon sa church. Kundi meron kang sarili ring pagbubulay-bulay. Meron kang sariling pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ka matututo kung ikaw ay hanggang dun lang. Umaasa ka lang dun sa narinig mo. Basahin mo yung salita ng Diyos at pagbulay-bulayan mo. Yung salitang pagbubulay-bulay, ang ibig sabihin nito ay ando doon na yung lagi mong iniisip, binababad mo yung iyong pag-iisip doon sa bagay na yon. Ito yung para kang nagsasalita sa iyong sarili. Na ang illustration nga doon ay yung baka at yung kanyang yung inunguya. Ninanamnam mo ang iyong mga nababasa. Ito po yung salitang pagbubulay-bulay. At ito yung napaka-importanting bahagi nung ating binabasa ngayon. At dito nakasentro yan. Yung kasiyahan niya, kung ikaw ay nagnanais na maging tunay na mapalad, yung kasiyahan mo dapat nandoon sa salita ng Diyos. Ikaw ay nakahilig doon. Ang kaligayahan mo ay ando doon. Sabi nga sa, hindi ko matanda kung nasa Matthew, yung kung nasaan ang iyong kayamanan, doon din duroon ang iyong puso. Positive at negative yun. Eh kung ang kayamanan mo eh yung ibang tao, ang kayamanan mo yung salapi, ang kayamanan mo yung hindi salita ng Diyos, eh duroon ang iyong puso. Pero kung ang kayamanan mo ay ang salita ng Diyos, nandoon din ang iyong puso. Sabi ni Haring David, doon sa chapter 19, nung aklat ng mga awit, sa verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. They are more desirable than gold, than much pure gold, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Para sa kanya, mas desirable ang salita niya, salita ng Diyos. At para sa kanya, mas mahalaga pa yun. Kung ikukumpara mo doon sa honey, ay mas matamis ang salita ng Diyos. So nandoon yung kanyang
pagkahilig o yung pagnanasa ang kanyang pananabik sa salita ng Diyos. Ang isang taong nagpatuloy na nagbubulay sa salita ng Diyos, ito yung mga taong, ito yung mga anak ng Diyos na patuloy na lumalago. Habang nakikilala mo siya, sabi nga nung isang awit, "The longer I serve him, the sweeter he grows. The more that I love him, more love he bestows. Each day almost heaven, my heart overflows. The longer I serve him, the sweeter he grows." Pagka ikaw ay patuloy na nagmumuni-muni sa salita ng Diyos, doon pa lamang natin nakikilala ang Diyos at lalo tayong nagiging close sa Diyos. At ang sabi ni Juan, no, sa chapter 15, kung ikaw ay laging nananatili, ay saka pa lamang nagkakaroon ng bunga at dinirinig ang iyong mga panalangin. Ito sinabi ni sinabi sa aklat din ni Joshua, alam na alam po natin ito, doon sa Joshua 1:8. Ang aklat na ito ay kautusan, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiging hawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Nung namatay si Moses, hindi nga nakarating doon sa lupang pangako, at pumalit itong si Joshua, makikita natin yung katagumpayan ni Joshua, di ba? Nakapasok siya doon, nailid niya yung Israel patungo doon sa lupang pangako. At ang dahilan, sinusunod niya yung salita ng Diyos. Hindi nahiwalay sa kanyang bibig. At ito yung mga bagay na kanyang ipinangangaral din sa kanyang mga sa buong Israelita. Dahil patuloy yung kanyang pagbubulay. Wala naman kasing ano, wala naman kasing tao, wala naman kasing tunay na makapagpapalago sa isang tao, sa karunungan ng isang tao, kahit na hindi sa Biblia eh. Pag yung isang bagay na gusto mong mapag-aralan at gusto mong matutunan, gusto mong ma-perfect yung isang bagay na yun, patuloy mo pag-aaralan yun. Hindi mo hinihintuan hanggat hindi mo mamamaster yun. Ganon din yung salita ng Diyos. Pagka gusto mong makilala ang Panginoon, pag-aralan mo siya. Sabi nga ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin. Pag pinag-aralan mo ang Panginoon, ay hindi katulad ng pag-aaral natin sa mga secular na bagay, dito makikita natin yung pangako ng Diyos. Andi dito yung blessedness. Mapalad. Halimbawa, itong mga salitang ito, no, sa chapter 90, verse 12. Ito yung aklat ni, ito yung awit ni Moises. Turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw upang kami magtamo ng pusong may karunungan. Pag binasa natin to, nandun na kagad mag-iisip ka eh, di ba? Nandun na yung paano kaya ito? Ano kaya ibig sabihin ng salitang teach us to number our days para magkaroon kami ng pusong may karunungan? Ganun din sinasabi dun sa Romans, no? Ito, binabanggit din ito sa aklat ng mga awit sa verse 1, sa chapter 19, verse 1. Na pag binasa mo, para bang ito ay inaano yung iyong kaisipan na pagmuni-munihan mo. Sabi rito, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos at pinakikilala ang kalawakan ng kalawakan ang gawa ng kanyang mga kamay. Pag pinagmasdan mo nga naman yung kalikasan, pinagmasdan mo yung kapaligiran, at ikaw ay nagmumuni-muni, makikita mo na mayroong Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay. At dito, mag-iisip ka. Ang sabi nga experience precedes the thought. Kailangan mo munang maranasan yung bagay na yun bago ka mag-isip. Hindi ka mag-iisip tungkol sa mga bagay ng Diyos kung hindi mo naranasan yung mga bagay tungkol sa Diyos. O halimbawa, naranasan mo na yung araw ay lumulubog at lumilitaw,
Mag-iisip ka, ang mundo ba, ang araw ba ay gumagalaw? Yung ba talaga yung gumagalaw? So magkakaroon ng teorya na ang iba't ibang teorya, di ba? Yung sa Copernicus theory, mga ganyan, na hindi pala yung araw ang gumagalaw, kundi yung mundo ang gumagalaw. So experience precedes the thought. Nauuna muna yung experience bago ka mag-isip, bago mo pag-isipan yung mga bagay-bagay. At sa salita ng Diyos, may experience mo muna bago ka mag-isip. Maranasan mo muna yung regeneration. At doon, papasok na sa kaisipan mo, bakit kaya ako ganito? Bakit kaya ayoko na ng mga bagay na ganito? Bakit gusto ko na magbasa ng salita ng Diyos? Parang, bakit naiiba na yung pag-uugali ko? Kasi nandun doon na yung experience mo na ikaw ay nagkaroon ng regeneration. Ano ba yung mga benefits ng meditation pag ikaw ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos? Sabi sa verse 3, siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon ay hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang sabi rito, siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Yung salita pong itinanim, kung pag-aaralan po natin yung mga salitang ginamit nito, ay na-i-transplant siya. Na, siya ay nakatinim na sa dati niyang kinalalagyan, pero inilipat siya, na-i-transplant siya. Yung dati niyang kinalalagyan, siguro yung lugar na hindi matubig. Kaya inilipat siya doon sa lugar na yon. At doon sa pinaglipatan sa kanya, ay siguradong mabubuhay siya. Hindi malalanta yung kanyang mga dahon. At siguradong magbubunga siya sa kanyang kapanahunan. Ganon din po yung ipinahihiwatig dito ng sa mga salitang ito na tayo ay dating lumalakad sa yung lugar na hindi pagkakilala sa ating Panginoon. Pero inilipat tayo ng Diyos doon sa lugar na yun para doon tayo mabuhay. Yung salitang siping ng mga agos ng tubig, ang illustration po nito doon ay napapaligiran talaga siya ng mga tubig at nandoon siya sa gitna noon. Na dumating yung panahon ng tagtuyot, hindi siya matatakot, hindi siya magkakaroon ng pagkalanta. Sabi nga ay ano raw siya, yung evergreen. Yung halaman na yon ay patuloy na yumayabong ang kanyang mga dahon. Siyempre, yung dahon napapalitan, nalalanta rin yun, di ba? Pero yung salitang pagkalanta rito na tinutukoy, yung pagkalanta ng buo, yung buong puno na ano pa, wala nang nagsusupply sa kanyang tubig. Ito yung paghahalintulad ng sumulat na ito ng isang taong nagbubulay-bulay ang kanyang kasiyahan ay sa salita ng Diyos ay magiging katulad siya ng isang taong itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. At hindi lang yon, magbubunga siya sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon ay hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ando doon lang lahat, no? Anumang kanyang gawin ay giginhawa. Siyempre, sa pagbubunga, pag sinabi natin kapanahunan, mayroong mga time na hindi siya magbubunga. Mayroong time na kailangan niyang masuplayan ng nutrients sa kanyang mga ugat at para sa panahon ng kanyang pagbubunga ay nakaready na siya para sa kanyang pagbubunga at maibibigay niya yung nutrients na kinakailangan ng mga bunga at sa ganun, darating yung panahon na aanihin ka at magbibigay ka ng benefits doon sa mga taong nangangailangan nun. Sabi sa chapter 15, pagkatayo ay laging nananatili sa
puno ay tayo ay patuloy na magbubunga. Sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 7, mapalad ng tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinabi sa tabi ng na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog, at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. So ipinapakita rito na ang isang Kristiyanong nakatanim doon sa tubigan ay hindi natatakot sa panahon ng pagkatuyo. Nang inilalarawan nito yung panahon ng pangangailangan, yung panahon ng pagsubok, yung panahon na tayo ay nasa mga problema, yung panahon na dumarating sa atin yung kalungkutan. Pero kung ang ating kaisipan ay punong-puno ng salita ng ating Panginoon, punong-puno ng pangako ng Diyos, ay hindi nagkakaroon ng kabalisahan. So ganun po ka-importante yung salita ng Diyos. Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hindi maglilikat sa kanyang pagbubunga. Sabi doon sa Matthew 13, merong tigtatatlumpo, merong tigaanim na po, at meron ding tigi-isandaan. Ang pamumunga ng puno, hindi naman pare-pareho yan, di ba? Merong konti lang ang bunga, merong nga isa lang ang bunga. Yun. Pero meron ding sagana sa pagbubunga. Siyempre ang Diyos ang nagpapabunga. Ang kailangan lang natin ay magbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Ano naman yung wicked way? Yung mga taong hindi kumikilala sa salita ng Diyos, o yung mga taong walang Diyos sa buhay nila. Ang masama ay hindi gayon, sa verse 4 sabi, no? Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Siyempre, yung ipa, walang substance yun. Ang tunay na substance ay yung laman niya. Ang ugali kasi ng mga tao noon, pagka sila ay yung tinatawag na yung winnowing, nagwi-winnow sila ng ano, ng kanilang mga nung mga trigo, ay pumupunta sila sa mataas na burol, yung pinakamataas na burol, at doon yung pinakamalakas ang hangin. At doon, liligligin nila yung kanilang mga pananim para mahiwalay yung ipa. At doon, pinapakita rito na yung taong wala sa Panginoon, yung mga ungodly, sila ay mahihiwalay. At ang tunay lang natatayo ay yung tunay na merong salita ng Diyos. Sabi rin sa James, yung mga taong may dalawang akala, di ba? Parang, sabi doon eh, para silang mga alon sa dagat na hinihipan ng hangin magkabi-kabila at mapupunta sa bato at pagkatapos ay mawawasak. Ito yung mga taong laging nag-aagam-agam, yung walang pagtitiwala. Hindi pirmi yung kanilang pagtitiwala sa Diyos. So ganun yung mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoon. Sabi sa verse 5, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Darating yung panahon na tayong lahat ay magsusulit sa ating Panginoon. At doon makikita kung sino talaga yung totoong nagmamahal sa Diyos. Yung tunay nga na kumikilala sa ating Panginoon. Sabi nito, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Alam ng Diyos kung sino yung kanyang mga anak, at alam din niya kung sino yung mga matuwid. Simula pa si Judas,
kilala lang ng ating Panginoon. Alam niya kung sino yung mga taong sumusunod sa kanya. Kasi alam niya kung sino, ang tinitingnan ng ating Panginoon ay ang ating mga puso. Ganon din sa ating pagsamba. Kung ang ating puso ay nakatuon sa Diyos at gusto natin na sambahin ang Diyos, doon na lang nakaano yung ating Panginoon sa ang ating puso sa gusto ng Diyos na ibigay sa atin. Yung mapagpala tayo ng kanyang mga salita. Yun yung ano, yun yung sinasabi nating tunay nga na pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, at doon makikita natin yung ating, kung tunay nga na tayo ay naroroon na yung ating paglago, naroroon na yung ating lawak ng pagkakilala sa Kanya. At doon makikita natin na ang mga bagay na gusto talaga ng Panginoon ay tayo ay pagpalain. Tayo ay hindi makaranas ng mga ganitong mga bagay. At kung dumating man yung mga panahon na yon, meron tayong sandalan. So ganun kaimportante yung salita ng Diyos sa buhay natin. Alam nyo, ang tao kaya naman hindi talaga lumalago. Dahil yun ang kulang, di ba? Maghapon man tayo o maghapon man tayong magsimba ng magsimba, o linggo-lingguhin man natin yung ating pagdalong, pero wala tayong personal na pag-aaral at pag-meditate ng salita ng Diyos. Wala rin. Hindi tayo lalago. At pagka ang tao ay hindi lumalago, naroroon na yung masama mong pag-iisip sa ibang mga tao. Sabi ni John MacArthur, pagka yung isang ang isip daw na bakante ay doon pumapasok yung mga kung ano-anong mga bagay na hindi naman kalugod-lugod sa yung hindi kalugod-lugod sa Diyos. At napupuno lang yung ating mga kaisipan ng mga bagay na nasa sanlibutan. Kasi tayo ay nasa sanlibutan. Pero kung tayo ay pinupuno natin yung ating kaisipan ng mga salita ng Diyos, ay doon lang natin mararamdaman, doon lang natin marirealize na ang pangangailangan pala talaga ng tao ay yung tunay nga na salita ng Diyos. Kaya sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, ang tunay na pagpapala ay hindi yung pagtatamasa ng mga bagay na pwede nating tamasahin araw-araw. Ang isang taong mababaw sa pagkakilala sa Diyos, andun lang yung kanyang kasiyahan. Andun lang yung kanyang andun yung kanyang kaaliwan. Nakakatagpo siya ng kaaliwan sa mga bagay na yun. Pero ang taong ang kanyang kaaliwan ay sa salita ng Diyos. Dumating man yung panahon na siya ay may kabagabagan at yung mga bagay na halos hindi mo matanggap sa iyong sarili. Sabi doon sa Matthew chapter 7, yung isang taong nakatayo yung kanyang tahanan sa ibabaw ng bato. Dumating man yung unos, dumating man yung hangin, dumating man yung sigwa, nakatayo pa rin yung bahay ng taong yun kasi natatayo sa ibabaw ng bato. Kaya patuloy po tayo magbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Huwag po tayong manatili lang doon sa kadalasan nating ginagawa na pagkalabas ng bahay-sambahan. Mabuti pa nga yung cellphone Pagkagising mo sa umaga, cellphone. Pagkakain sa harap ng table, cellphone. Nanonood ng TV, cellphone. Pag matutulog na, cellphone. Nasa loob ka na ng church, cellphone pa rin. Ando doon na yung hilig. At sana yung mga bagay na yon ay mawala na tayo sa mga bagay na yon. Tayo po ay manalangin.
Amang banal na kataas-taasan. Tunay nga na sa mundong ito ay maraming ligalig, maraming impluensya, maraming mga bagay na maaaring maging tukso sa buhay ng bawat isa amin. Ano pat alisin kami sa landas na dapat naming tahakin patungo sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming turuan, Panginoon, sa mga bagay na gusto mo para sa amin. Huwag lamang kaming manatili, Panginoon, sa mga bagay na nakikita namin. Nawa, O Diyos, ang mga salita mo ay patuloy na maging liwanag ng aming mga lalakaran. At hayaan mo, O Diyos, na patuloy naming hanapin ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa amin. Sapagkat darating ang panahon, Panginoon, na kami ay tatayok sa iyong paghatol, O Diyos, at ang bawat isa ay magsusulit. Nawa, O Diyos, ay matagpuan kami, Panginoon, na nabubuhay sa iyong mga salita. Hayaan mo, O Diyos, na kami ay patuloy na makita sa ganitong mga gawain. At ang buhay ng bawat isa amin, Panginoon, ay buhay ng pananampalataya na kami ay tumitingin lamang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong muling paalala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.